Daniel, Unang Kabanata. Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan sa Babylonia. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Jehoiakim sa Huda, sinalakay ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at ng kanyang mga kawal ang Jerusalem. Binihag niya si Haring Jehoiakim ayon sa kalooban ng Panginoon. Kinuha niya ang ilang mga kagamitan sa templo ng Diyos at dinala sa Babylonia. Inilagay niya ang mga ito sa taguan ng kayamanan doon sa templo ng kaniyang Diyos. Nagutos si Haring Nebuchadnezzar kay Aspenaz na pinuno ng mga tauhan niya na pumili sa mga bihag na Israelita ng ilang kabataang mula sa angkan ng mga hari at angkan ng mararangal na pamilya. Kinakailangan na ang mga ito ay gwapo, malusog, matalino, mabilis kumilos at madaling turuan para maging karapat-dapat maglingkod sa hari. Inutusan din niya si Aspenaz na turuan sila ng wika at mga panitikan ng mga taga-Babylonia. Iniutos din ang hari na mula sa kanyang sariling pagkain at inumin ang ibibigay sa kanila araw-araw. At pagkatapos ng tatlong taong pagsasanay, maglilingkod na sila sa kanya. Kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Hanania, Mishael at Azaria na pawang mula sa lahi ni Huda. Pinalitan ni Aspenaz ang kanilang mga pangalan. Si Daniel ay pinangalan ng Belteshazzar. Si Hanania ay Shadrach. Si Mishael ay Meshach. At si Azaria ay Abednego. Pero ipinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o iinom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan. Kaya nakiusap siya kay Aspenaz na huwag siyang bigyan ng pagkain at inuming iyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y kalugdan ni Aspenaz. Pero sinabi ni Aspenaz kay Daniel, "Natatakot ako sa hari. Siya ang pumili kung ano ang kakainin at iinumin ninyo. At kung makita niyang hindi kayo malusog gaya ng ibang mga kabataan, baka ipapatay niya ako." Dahil dito, sinabi ni Daniel sa itinalaga ni Aspenaz na mangangalaga sa kanila, "Subukan niyo kaming pakainin lang ng gulay at painumin ng tubig sa loob ng 10 araw. Pagkatapos, ihambing ninyo kami sa mga kabataan kumakain ng pagkain ng hari at tingnan ninyo kung ano ang magiging resulta. At bahala na kayo kung ano ang gagawin ninyo sa amin." Pumayag naman ito at sinubukan nga sila sa loob ng 10 araw. Pagkatapos ng 10 araw, nakita ng tagapagbantay na mas malusog sila kaysa sa mga kabataang kumakain ng pagkain ng hari. Kaya ipinagpatuloy na lang ang pagbibigay sa kanila ng gulay at tubig sa halip na pagkain at inumin ng hari. Binigyan ng Diyos ang 4 na kabataang ito ng karunungan at pangunawa, pati na ang kaalaman sa iba't ibang literatura. Bukod pa rito, binigyan ng Diyos si Daniel ng karunungan sa pagpapaliwanag ng kahulugan ng mga pangitain at mga panaginip. Pagkalipas ng 3 taon na pagtuturo sa kanila ayon sa utos ni Haring Nebuchadnezzar, dinala sila ni Aspenaz sa kanya. Nakipag-usap ang hari sa kanila at napansin ng hari na wala ni isa man sa mga kabataan doon ang makahihigit kina Daniel, Hanania, Mishael at Azaria. Kaya sila ang piniling maglingkod sa kanya. Sa lahat ng itinanong ng hari sa kanila, nakita niya na ang kanilang kaalaman ay 10 ulit na mas mahusay kaysa sa kaalaman ng mga salamangkero at engkantador sa buong kaharian niya. Patuloy na naglingkod si Daniel kay Nebuchadnezzar hanggang sa 1st taon ng paghahari ni Cyrus.